felt a piercing pain. He isn't the man you thought you knew once, Kara. Napatigil ako sa paglalakad at sinalubong ang mga mata ni Christian. What's that supposed to mean, Chris? Umiling ito. I should bring you home. And you're drunk, Kara. Lumungkot ang mga mata nito. Could you at least keep me in the loop, Chris? Because I have no idea what I'm getting into. Kasabay ng pagpatak ng luha ko, sinapo ni Christian ang mukha ko at pinunasan ang mga luhang dumadaloy mula sa aking mga mata. It is not my story to tell. And I am not in the position. Bigla na lang may humila kay Christian at walang habas na pinaulanan ni Leander ng suntok. Leander, stop! He ignored me. Leander! Akma niya ulit susuntukan si Christian. Nang hinarang ko ng brasong suntok niya, napatingin siya sa akin. Agad niya akong hinila. Dumiin ang kamay niya sa braso ko. Ramdam kong sakit noon. Nawala ata ang kalasingan ko ng pabalya niya akong sinandal sa sasakyan niya. You're mine, Kara. Mine. I will kill anyone who stands in my way. Including Montreal. Nagdilim ang paningin ko. Ubus lakas ko siyang tinulak. Pero mas lalo nitong idinikit ang kanyang katawan sa akin. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Puot ang nakikita ko doon. But my pain and confusion were too much. Walang iyo, Leander. Ginagawa mo akong tanga. Pinaglalaruan mo ako. Anong tingin mo sa akin, ha? Kasabay ng pagduro ko sa dibdib niya. Isang malakas na sampal ang pinadapo ko sa mukha niya. Hindi mo ako pag-aari. Kung laro lang ito, please, hindi ako sasali sa kahibangan mo. Please don't. Because I really don't deserve that. I was a victim. And you were. But whatever your agenda is, I will fight you to death. If necessary, tanto ko. Hindi ko kasalanan o ng mami kong nangyari sa mama mo. And you should investigate before you take your vengeance on the wrong person. Because if things turn out sideways, you can't rewind and say sorry afterwards. Tinulak ko siya. Doon pa lang siya umatras. He closed his eyes again. Those grayish dilated and became dim. Kara, I... Don't say anything, please. I had enough of you a while ago. I am sick and tired of your behavior. I ask you to keep your distance from me. You need help, Leander. Professionally. Tinulungan ko si Christian hanggang pumasok kami sa loob ng sasakyan. Leander is still standing where I left him. Hanggang sa tuluyang hindi ko na siya matanaw pa. Pinisil ni Christian ang kamay ko. Ako na lang, please. Itinabi niya ang kanyang sasakyan at hinarap ako. Sinuri kong mabuti ang tibok ng aking puso. Nothing. It beats normally. Pilit akong umiti kay Chris. He is an ideal guy boyfriend material. But I felt nothing but friendship. I am sorry, Christian. Yun na lang ang nasabi ko. I don't want to add the wounds because of my words. Tahimik naming binaybayandaan pa Quezon City. Have you ever tried to eat in a low-class kainan? He asked after an eternal silence between us. Umiling ako. It was true that I hadn't. Ang daming bagay ang hindi ko naranasan, gaya ng ibang typical na teenager life noon. Wala akong ginawa kundi mag-aral, badminton at maranasan ang madilim kong nakaraan. Mayaman nga kami but I never tried it. Come, you should try their delicious beef pares here. Masayang aya ni Christian. He's a gentleman. Wala naman akong mapipinta sa kanya. He was tall, handsome, a nice guy, and came from a decent family. Kaibigan ni mommy ang mama ni Chris. For a convenient setup, I could easily say yes, but I can't. Kung ganun lang kadali turuan ang puso, ginawa ko na. Nang dumating ang order namin, umuusok-usok pa yon. It ended smelled so delicious. Parang yung madalas kong marinig, amoy palang ulam na. Careful, it's hot. Nginitian ko na lang si Chris. Wow, this is actually good. Hindi ko mapigilan ang hindi tumaas ang boses. I was surprised. Ang dami ko palang hindi nagawa sa buhay ko. It was ended so sad. I told you, ang dami mo pang hindi nagagawa. You jailed yourself from the world, Kara. Why don't you do them one by one? What do you say? Kinurot kong pisngi ni Christian. I can be flexible. Sinabayan niya yun ng tawa. Cute mo. Pero wala pa akong oras. Kakasimula ko lang ng pag-turnover sa kumpanya. It was very challenging. How about you being my escort at the upcoming gala? Kung ang makadaupang palad ang magandang dilag na ito buong gabi, ikinagagala kong tanggapin ang iyong imbitasyon magandang binibini. Nanlaki ang aking mga mata.
Ang makalumang pananalita na bago sa aking pandinig ay nakakatawa kong si Christian na magsasalita noon. It made me smile. Kahit paano nakalimutan kong kirot na aking naramdaman. My night wasn't bad at all. Good morning, Miss Cara. Napadako ang tingin ko sa bumati sa akin. I smiled at her. Same to you. Nginitian ko siya. Miss Cara, may dalawang gwapong lalaking naghihintay po sa office nyo. Wanted daw po kayo. Tapos isang sopistikadang babae. Salubong ni Clarice sa akin. So, kailangan mo silang purihin sa harapan ko. Tapos wanted ako. Tapos kinikilig ka. Yung totoo, Clarice, gwapo bang hinahanap mo sa opisina ko? Nakataas kong kilay na tanong sa kanya. Pero instead na mahiyang nginisian pa ako, close kami? Napailing na lang ako. Kailan ako lilipat sa office ko, Clarice? Pinapolish na po. Go signal na lang po ng designer ang hinihintay ko, Miss Cara. Nasa loob na pong ibang gamit nyo. You must be Cara. Nabungaran kong isang babaeng nakaharap sa window glass ng conference room. Who is asking? Pumihit siya paharap sa akin. She smiled bitterly. Kita ko sa mga mata niyang galit. Isang ginang natansya ko kasing edad ni Mommy. So tell me, who are you? I am the one who wants to kill you. Daretsahang sagot ng ginang. Sophisticated check. Rich check. Isang malakas na tawang isinagot ko sa sinabi niya. Sapu-sapu ko pa ang aking tiyan. That would be your last laugh, Cara. Banta niya. I don't think so. And I already faced that. You should try harder if I were you. Matapang kong suhestyon sa kanya. Can I get you anything so that we could get down to the business of killing me? Nakataas kilay kong saad. Sakto naman ang pagpasok ni Clarice na may dalang kape. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. She seems serious. If you know who I am, then you have an idea na may sapusa ang buhay ko. Dagdag ko pa. Maarte itong umupo sa katapat ko. I hate your father. That makes two of us. I condemn him. I even removed his name from my life and my business. He's dead. Unless you are willing to dig his grave and kill him again twice. Be my guest. Maanghang kong sagot. Kita kong pagkamangha sa mga mata niya. I've been talking non-stop. You have the audacity to threaten me in my territory? Brave. Very commendable. I clapped my hand a few times. Tumayo ako at nilapitan ko siya. Agad ko siyang sinakmal sa leeg niya at isinalya sa glass wall. Who are you? I felt the gun in my temple. Ngumisi ito. Tila natutuwa pa. Let her go, Cara! I turned around. Ryder? Rem? Shock filled my entire being. These two handsome men Clarice was referring to? Kailan pa naging gwapo sa paningin ng dalawang to? What the heck are they doing here? I won't be asked twice, Cara. It was Ryder. Binitiwan kong gina. Ngumisi pa ito. I like her. Napakunot ang noo ko. Of course, you like her. Natatawang pagsang-ayon ni Rem. Palipat-lipat ang mga mata ko sa kanilang tatlo. What the hell's going on? Miss Cara, si Mr. Tantoco daw gusto kayong makausap. Lalong uminit ang ulo ko. Tell him to set an appointment. Huwag siyang susugod sa opisina ko kung kailan niya gusto. Feisty, dinig kong komento ng gina. Umatras ako at umupo sa silya. Nakataas ang kilay ko. Isa-isa ko silang tinitigan. Amusement was all over their faces, except Ryder. Na broken-hearted lang nagbago na. How may I help all of you? Seryoso kong tanong. Samantalang si Rem nakangisi lang at nakadekwatro. Nakatiklo pang kamay nito sa likod ng kanyang ulo. Is he really dying? Binuksan ng ginang na hindi ko pa alam ang pangalan ng laptop niya. Inilapag niya sa mesa ang hawak nitong baril. Napataas ang kilay ko. Akala niya siguro masisindak ako. I heard the familiar voice of Romulo the moment he arrived at the hospital. That was me. Turo niya sa naka-doctor's coat at naka-mask. May ideya na ako sa pakay nila. Gusto ko nang sugurin ang dalawang ito at mabigyan ng isang malakas na bigwas. Pero nagpigil ako ng aking sarili. So what does that have to do with me? I heard her chuckle. That woman is my sister, Christina Rothstein. Aren't you? Kastigo ng utak ko. And? Your dad killed my sister. You have to pay for it. Nalilisik ang mga mata niyang ipinukol sa akin. Wait, let me rewind the scenario here, okay? Pinatay ni Romulo ang kapatid mo?
Pero nagpakamatay siya. She was dead the moment Romulo brought her to the hospital to let the twins out. After that, you took the twins, which are Rem and Ride. They were my siblings, right? So anong kasalanan ko dito na dapat kong pagbayaran? Patuloy ang tanong ko. You're Ledesma. You must pay. Malakas niyang sigaw. Hold on. How about them? They're Ledesma too. Bakit hindi silang singilin mo? Tatay din naman nila yun. Bakit parang ako lang ang dapat magbayad? Dagdag ko pa. Biglang nagbago ang mukha ng Gina. What's your name again? So that I could address you properly. Kendra. Si Rem ang sumagot. So Kendra, paano ka maniningil? Nakatutok ang mata ko sa barel malapit sa gawi niya. Hindi ito sumagot. Bueno, balikan mo na lang ako kapag alam mo nang isasagot mo sa tanong ko. Kung wala na kayong kailangan, makakaalis na kayo. Don't let me drag you out into my building. Nilampasan ko ang aking dalawang kapatid sa ama. Ang isa pa sa ng mundo. Ang isa naman mukhang sa mental na patutungo. Oh, by the way, hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng ama. Masyadong unfair yon, isn't it? You know your way out. Do it now. While I can still hold my diabolical attitude. And I guarantee you don't want to see that. Umalis ako sa conference nang hindi sila tinapunan ng tingin. Kara, tawag ni Ryder sa akin. Pumasok ako sa aking opisina. Wow, my office transformed into a very extravagant one. From the interior light gray walls, wooden gray white floor, white solid gray wood table, solid dark gray bookshelves, and a massive balcony with a perfect city view. A comfortable 24 inches desktop computer. And of course, the CEO's grayish swivel. Perfect! Dinig kong sumipol si Ryder mula sa aking likuran. Hindi ko namalaya na sumunod pala siya sa akin. Agad kong pinuto ng distansya namin dalawa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hello, brother. I couldn't contain the happiness I had. I felt the warm hand rubbing my back. Umiyak ako hanggang sa maubos ang luha ko. Shh! Pag-aalo niya sa akin. Did you know? Tanong ko at kumala sa kanya. Nasundan ko siya ng tingin at dumako siya sa balcony. Pero hindi ito lumabas. His eyes were glued to the busy street. No, I found out yesterday. Simpleng sagot niya. I am sorry for what Romulo did. Napadako ang tingin niya sa akin. You don't have to say sorry for what he has done. It is his fault, not yours, Kara. Humugot ito ng malalim na hininga. Do you want a copy of Romulo's will? Umiling ito. Hindi ko kayang gamitin ang pera ng taong dahilan ng pagkamatay ng aking ina. Besides, I have my money. Hindi ko kailangang makiamot sa pera niya. Even Ryder, he can't be able to say his name. Can you at least help me manage the company? For me, not for him. I need your help, Ryder. Umiling ito. Nagtagis ang mga bagang nito. I couldn't blame him though. It was unforgivable. Pagtungtong pa lang sa pag-aari niya, parang gusto ko na siyang patayin ulit. Tapos hihingin mo sa akin na tulungan ka? I can give you billions, Kara, to start a new life without his name and money. Puno ng puot ang bawat katagang binibitiwan niya. Kahit ako man. But I just can't give up this. I filed a petition and they granted it. I am Bulyaperte now. Hinarap niya ako. Hinawakan niyang pisngi ko at hinalikan ako sa noo. Be careful, okay? I am not around to protect you. But I am one phone call away, sis. Binuksan niya ang palad ko at inilagay doon ang calling card niya at tumalikod. Naiwan akong napatanga. Ryder! Pero hindi na niya ako nilingon. Nangihina akong umupo sa sofa. Parang pinipiga ang puso ko.